Ang pelikulang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Noong ikatatlo ng Hulyo taon 2019, ang hagawaran ng kalusugan ng Pilipinas ay nagpatupad ng pagbabawal ng paggamit ng e-sigarilyo o vape sa mga pampublikong lugar. Bukod sa pagbabawal nito, inaproban rin ng Kongreso at ng Senado ang isang batas na magpapataw ng mas mataas na buwis sa mga produktong tabako. Ano-ano ang magiging kahinatnan ng mga nabanggit sa mga may-ari ng tindahan ng vape? At paano nila kakayanin ang mga pagsubok na ito. Pero, bago natin sagutin ang mga katunang ito. Ano po ba ang vaping? Ang vaping is alternative to quit smoking. Na yan yung nagtanggal sa akin ng paninigarilyo ko. Matagal na rin ang proseso ko na Para sa akin, yung vaping is isang kalidad na timo para makaiwas tayo sa pag-ano ng sigarilyo. And living na rin. And malesya na lang siguro yung solution ko. Ang vaping ay ang paglanghap at ang paghinga ng aerosol na madalas sinutukoy bilang singaw na ginagawa ng isang isigarilyo. Ang vaping rin ay isang alternatibo sa paggamit ng sigarilyo. Ang layunin ng dokumentaryong ito ay masagot ang mga sumusunod na tanong. Paano nakaka-apekto ang extension ng Executive Order No. 26 ng 2017 o yung nationwide smoking ban sa negosyo nila? Pangalawa, ano-ano ang mga estratehiya sa marketing na ginagawa nila? At pangatlo, paano nakaka-apekto sa kanila ang kakuntian ng mga vape shop dito sa lugar? Para masagot ang mga tanong na ito, pumunta kami sa tatlong vape shop para makukuha ng mga sagot. Nauna kami dito sa Kamalig, Albay. Dito namin natagpuan si Archie, isang may-ari ng vape shop. Ano po ang nag-engage sa'yo para pumasok sa negosyo na ganyan? Actually, yung mga nag-engage sa akin, mga kaibigan ko rin ng mga shopkeepers para dito sa Albay at Manila. Ano ang mga hamon at kahirapan sa negosyo na ganyan? Harapan ang kinakampan, siguro sa akin ang pinakamahirap na parte sa pag-negosyo ng ganito is yung mga minod na edad na pumapasok sa pag-vaping, which is hindi nila alam kung bakit nagkaroon ng pag-vaping. Kahit hindi sila ganun, educated about sa vaping. Ilang taon ka na sa negosyo na ito? Ito sa negosyo na ito, more or less nasa 5 years na ako sa pag-vaping. Dahil konti lang po ang mga negosyo or mga vape shop po dito sa Kamalig, paano po itong nakaka-apekto sa'yo? Siguro kung sa mabuti, nakapabuti sa akin dito sa area ko kasi monopolize business ko siya. Makakasama, siguro yun na lang. May mga makilala sila pa rin mga vape shop na ano kasi tumatanggap sila ng mga ilong nila. Kaya yun na siguro yung nagyarap. Paano po ang extension ng no smoking nila nakaka-apekto sa'yo? Smoking bill is hindi naman siya totally nakaka-apekto, which is mas okay siya sa akin. Ilan sa mga smoking bill or sa smoking bill is okay. Kasi nagkakaroon tayo ng rights sa smokers and smokers. Magagawin mo estratehiya na para lumaki ang vape shop. Strategy pag dumami ang mga vape shop. Siguro ano lang, good marketing, may mga kasama ko dito, mga tambay ko sila yan, mga katulong ko yan kung paano pala natin. Kung gusto tumayo ng negosyo na ganito, ano mga pwede mong i-recommend? Pwede ko lang naman i-recommend sa ganito. Bago kong pumasok sa ganito na negosyo, tignan mo muna kung ano yung mga magagandang may dulo, hindi mga magagandang may dulo, kung ano yung vaping, para saan, safety, pag-ibigay, mga customers ko, produkto, pag-aralan mo lahat bago ang pumasok. Sabi ni Archie, ang mga estratehiya daw na gagawin niya ay ang good marketing.
di daw sila naapektuhan ng no smoking bill at kapag mas konti ang kalaban, mas marami ang kita. Para makuha pa ng ibang sagot, pumunta kami sa daraga at dito namin nakilala si Dong, isa may-ari ng vape shop. Dahilan kung ba't po kayo nag-start ng business na ngayon? Actually, yung vape shop business namin kasi nagsimula kami para matulungan namin yung mga smoker para mag-quit sila ng smoking. So, ito yung pinaka-best na nakita namin na paraan na makakatulong sa kanila at makakatulong din sa amin as businessman. So, since konti lang po ang mga vape shop around sa area po, paano po yung kaka-apekto sa pagbenta nito? The more na dumadaan yung vape shop, mas madaming competition sa business. So kung konti lang, mas magandang kitaan. Pero ano din, mahirap din kasi kami, nahihirapan kami sa pagkuha ng stocks since walang supplier sa Legazpi. So kami, nag-direct import pa kami from China, tapos yung iba, may mga supplier kami sa Manila. Kung dumami lang po ang vape shop, ano po yung mga gagawin nyo na parang pang-advertise? Wala. Siguro, ano lang din kami, stick lang din kami sa tamang presyo, walang overpricing, tapos syempre, sunod tayo sa SRP, sa suggested retail price, tapos syempre, kung meron tayong mga promo, offer natin, pero minsan nagbabay one take one tayo or mga ganung magsisale para umakit ng customer. So sa buhay niyo, para may ni-risk po ba kayo para sa pagbuo ng vape shop niyo? Actually kasi once na nag-put up ka ng business, talagang nag-take ka na ng risk eh. Pero kung sa buhay natin wala tayong ni-risk, pero nag-risk tayo ng puhunan. Kasi ang isang business gamble yun eh. Once na nag-put up ka, palaguin mo para kumita ka. Pag nalugi ka, tayo mong gagawa dun. Yun yung risk lang talaga dun. Kailangan hindi ka malugi. Kasi capital eh, nag-invest ka. Pero pinag-usapan. Sige, ano po ang pero masasabi sa mga tao na gusto po mag-start po ng vape shop? Yung mga gusto mag-start ng vaping business, kailangan alam mo kung ano ang maidudulot ng business na i-offer mo sa kanila. Yung itatayo mong business, alam mo kung yung mga risk, alam mo kung paano patakbuhin nito, at alam mo kung anong maitutulong nito dun sa community natin. Kasi dapat pag nag-business ka, kasi hindi lang puro pera papasok sa iyo eh. Kailangan may counterpart ka sa community, so kailangan may tulong ka din. So sa mga gusto mag-business ng vape shop, yun, isipin niyo muna kung kaya niyo panindigan yung vape shop na business, kasi madaming issues ang ngayon eh. Magsisimula na ng i-regulate yung mga taxes sa atin sa vape shop business, so medyo mahirap na din. So sana maka-cook up tayo yung may mga shop owner tsaka yung mga future na gusto pong mag-open ng vape shop business. Sabi ni Dong, mas maganda daw na konti ang mga vape shop dahil mas maraming kita. Pero nahirapan sila sa pagkuha ng paninda at kailangan pa mag-angkat sa China. Kung ang mga strategiya sa marketing ang pag-uusapan, magbibigay daw sila ng mga promo at susunod sa suggested retail price. Ang pinakahuli na vape shop na pinuntahan namin ay mahahanap dito sa Legazpi. At dito namin nakilala si Jason, ang bantay ng vape shop. Ilang taon na po kayo ang nag-vape? 2009 pa ako nagsimula eh. Pero nung natigil ako nun dahil lumayan nga na si Anus. Malit na lang ako nun, mga 2014, 13. So. Ano po ang mga hamon sa negosyo na ito? Hamon, siyempre yung unang-una, kapital. Kailangan niyo sobra muna kapital mo. Tapos, sunod niyan, yung customer mo, yung place ba, maganda ng place ba, pupunta mo ba, ganyan. Pangatlo, paikisama na lang nung magbabantay ng vape shop.
Dahil konti lang ang vape shop dito po sa area na to, paano po nakaka-apekto sa negosyo niyo? Konti. Nakaka-apekto. Nakaka-apekto. Hindi siya nakaka-apekto kasi konti nga. Alos karamihan dito po ano sa amin. At malapit din sa ano, maraming tao. Ano po ang extension ng no smoking bill na nakaka-apekto sa inyo? Extension, wala pa sa ngayon, hindi pa namin malalaman yan dahil wala pa nga nilalabas. Ang sabi, tax daw, lalagyan ng tax. Kung sakaling gumawin man ang mga vape shop dito, ano mga estrategiya ang gagawin? Siguro giveaways every may event, ganyan. Buy one, take one, gano'n ang mangyayari yan. Ano ang mga konsekwensya sa negosyo na rin? Hindi mo malalaman kung malalago ba or babagsak. Dahil wala namang kasiguraduhan ng pag-negosyo eh. Siyempre, kailangan sumagal. Sabi ni Jason, hindi sila naapektuhan at wala man the official na anunsyo tungkol sa extension nito. Ang strategiya niya naman ay ang buy one take one ng juice at hindi man daw sila naapektuhan ng mga kalaban at marami pa rin silang mamimili. Kakibat ng salitang vape ang salitang bisyo, kung saan ang mga taong nalulon sa bisyo ito ay napagkakamalang masamang tao. Ngunit hindi ito ang tunay na imahe ng kanilang pagkatao. Ano man kahirap sa pagpapatayo ng raw ng mga vape shop, tunay na nakakaramdam ng kalayaan ang mga vape shop owners. At kung ito lang ang tanging paraan upang makaraos sa hirap ang kanilang mga pamilya, handa silang isugal ang kahit na ano upang maiahon ang kanilang negosyo at makatulong sa kanilang pamilya. Ako si Eric Geroy. At ako naman si Sofia Paja. At ito ang mapanuksong usok.